Ayon sa pulis Davao, pwedeng kasuhan ang taong mananakit ng hayop, maging pusa man o maging aso. Ito ay dahil sa pusang natagpuan na may pana sa ulo. Nakabaon pa ang palaso sa noon ng pusang ito habang pinapadede ang kanyang dalawang kuting noong March 16. Mahilig ka ba sa mga pusa? Anong mararamdaman mo kapag nakita mo ang isang pusa na may pana sa ulo? Tama po ang inyong narinig, pinana po sa ulo ang isang pusa na hirap magpasuso sa kanyang dalawang kuting. So, wala pa kawalang puso naman na may gawa nito. At sa'yo na gumawa niyan. Yung paghihirap ng pusa, sana'y huwag mag-reflect sa buhay mo. Ang pusa, pinangalan ng si Arrow. Isinailalim si Arrow sa isang X-ray at critical blood transfusion. Aminado naman ang mga doktor na mahirap maisalba ang ganitong klase. Mababa ang survival rate dahilan sa napakalalim ng pagkakabaon ng palaso. Grabe ang sakit sa dibdib. Walang kalaban-laban ang pusa sa gumawa sa kanya. Napakalupit ng taong gumawa nito sa kanya. Maraming umiyak at nagdadasal para kay Arrow. Sa wakas ay nakuha ang nakabaong palaso kay Arrow. Maraming salamat dito sa mga doktor na ito sa Davao Emergency Veterinary Hospital. At sa loob ng 2 oras, nailigtas si Arrow sa kanyang critical na kondisyon. Alam mo yung brain is almost there, yung Arrow, the brain is almost there. I think yung si Arrow is very resilient, she's really resilient and I think she meant to survive. Alam mo yung brain is almost there, yung Arrow, the brain is almost there. I think yung si Arrow is very resilient, she's really resilient and I think she meant to survive. After the surgery, enough time yung anesthesia, we acted. Then after 2 hours, yun, na-recover siya. Yun, kumain siya. And then like I'm so happy na kumain siya. Nanawagan si Dr. Lunar sa publiko na huwag saktan ang mga alagang hayop. Ayon sa Davao City Police, pwedeng makasuhan ang paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act ang sino mang mananakit sa mga alagang hayop.